6.75 million pesos. Iyan daw ang kabuang reward money na naibigay ni Pangulong Duterte sa 30 pulis mula sa Mindanao para umano sa kampanya kontra droga at sa terorismo. Mas malaki yan sa mga pabuyang ibinigay noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na umabot lamang sa mahigit 100,000 pesos noong 2015 at unang bahagi ng 2016. May report si Rafi Tima. Sa kanyang unang anim na buwan sa puwesto, namudmod si Pangulong Duterte ng halos 7 milyong piso bilang pabuya sa mga pulis noong isang taon, base sa 2016 audit report sa Office of the President. Base sa mga press release ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, kabilang na ang PNP, na bigyan ng award ng mga pulis dahil sa kampanya laban sa illegal na droga, pati na rin sa terorismo. Kabuang 6.75 million pesos ang ibinigay ng Pangulo sa 30 pulis. Kung ikukumpara sa panahon ni dating Pangulong Aquino, 107,000 pesos lang ang ipinamahagi niya sa unang bahagi ng 2016, halos kapantay lang ng kanyang ibinigay sa buong 2015. Kaya kung isasama ang ipinamigay na pabuya ni Duterte noong isang taon, mas mataas ng higit 6,000% ang ginugol para sa awards, rewards at prizes kung ikukumpara noong 2015. Sa eksklusibong dokumentong nakuha ng GMA News Research, nakalista ang mga pangalan ng 68 kataong tumanggap ng pabuya noong 2016. 38 katawang naghati-hati sa 107,000 sa fun run noong panahon ni Pinoy. Tig-isa hanggang 5,000 piso. Sa ilalim ni Duterte, 30 pulis naman ang naghati-hati sa 6.75 million pesos. 15 ang nakatanggap ng tig 200,000 pesos at 15 naman ay tig 250,000 pesos. Lahat sila ay mula sa mga PNP units sa Mindanao. Ayon sa listahan ng COA, 5 pulis ang tumanggap ng reward for act of heroism at 25 naman sa kanila ay para sa reward for meritorious and invaluable services rendered. 10 pulis ang inawardan para sa matagumpay na pagsisilbi ng search warrant para sa mga taong sangkot sa droga o terorismo, pati na rin sa matagumpay na buy bust operations. Ang ilan ay personal na mga award, samantalang ang iba ay para sa isang buong unit. Kinuha na namin ang reaksyon ng Malacanang at PNP, pero wala pa silang sagot. Rafi Tima, GMA News.